Hindi nga daw magandang naging move ng Lakers na kuhanin nga mga idol etong si Darvin Ham. Ayon yan dito kay Charles Barkley. Sinabi niya mga idol sa isang interview, masaya nga daw siya na itong si Darvin Ham ay meron ng opportunity na makapag-coach dahil dapat daw ay matagal na. Pero nga mga idol, sabi na ito ni Barkley, kapag nga daw ang iyong head coach ay parang kaedad na rin ng mga player mo, ay hindi nga daw maganda ang mangyayari doon. Won't do any good nga daw, ayon na dito kay Charles Barkley. Pero ang pagkakamali nga neto ni Chuck mga idol ay hindi niya tingnan kung ano ba edad neto nga ni Darvin Ham pati na rin ang mga player ng Lakers. Dahil ang pinakamatanda nga ngayon sa roster nila mga idol ay itong ang si Carmelo Anthony na 38 years old, LeBron James 37 at itong kanilang coach na bago ay 48 years old. 10 taon din ang pagitan mga idol. At alam nyo ba mga idol, nung taong 2016 kung saan nanalo ang Cleveland Cavaliers ng championship, si Ty Lue na kanilang head coach ay 8 years older lamang kay LeBron James. So patunay nga ito mga idol na hindi totoo yung sinasabi ni Barkley na kapag halos magkaedad yung player ng coach ay hindi nga daw maganda ang mangyayari. Kaya naman mga idol, supalpal agad itong si Charles Barkley sa kanyang ang pahayag patungkol sa ginawa ng Lakers na pag-hire kay Darvin Ham. At para nga mga idol, sa ating next balita ay pag-uusapan natin, baka swertehin pa nga itong team ng Boston Celtics dahil sa statistics na ito. Naglabas kasi ang ESPN mga idol ng chance to win the NBA Finals ngayong taong ito at binigyan lamang nila itong Golden State Warriors ng 14% chance para nga manalo ngayong 2022 NBA Finals. At binigyan naman nila ang team ng Boston Celtics mga idol ng 86% chance na manalo ngayong NBA Finals. Ayon nga mga idol sa Basketball Power Index ng ESPN, ang Boston Celtics nga ang mananalo. At kung nalilito kayo mga idol kung ano ang Power Index, well, parehas tayo mga idol, masyado nga komplikado ito. Pero ayon nga sa ESPN, ito nga ay measure ng team strength na dinevelop nga ng ESPN Analytics Team. At kung suswertihin ang team ng Boston Celtics mga idol at sila'y manalo nga talaga ng NBA Championship, ay pagpapatunay lang ito mga idol na itong ang Power Index ng ESPN ay accurate. Pero mga idol, kapag kabaligtaran naman ang nangyari, Warriors ang nanalo ng championship, ay siguradong babaliwalain ng maraming NBA fans itong power index na ito. Pero anyways mga idol, ang magandang gawin natin ay abangan na lang natin talaga kung sino ang magkakampyon, Boston ba or Warriors. At para nga sa ating panghuling balita mga idol, panoorin natin ang paghahanda nila Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole at pati na rin ng ibang mga Warriors players. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!